Binabanatan po itong ano ah, itong kwan mga kaibigan, itong pagkakadeklara na ano raw ho itong ng Korte Suprema tungkol dito sa ating pong sariling wika, mga kaibigan. Gaya ng sinasabi natin pinaburan na hindi maituro itong sarili nating wika sa mga paaralan. Ano nangyayari? Lintik ang hudikatura, mga kaibigan. Sabi ko sa inyo, kung ngayon nabuhay ang mga bayani, sa kabila ng ginagawa nilang pagmamalasakit, halimbawa, marunong yung itaas, di ba? Sabi nga natin kagabi, kasi nabuhay sila sa panahon na hindi natin panahon. Sa mas nauna sila sa atin. Kasi kung ngayon po sila nabuhay, mga kaibigan, yan ang mga kwan, yan ang mga madidemanda, yan ang mga makukulong. Isipin mo, sabi ni Dr. Jose Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang isda. Tapos idiniklara na itong ating pong wikang Pilipino, mga kaibigan, tanggalin po sa mga paaralan at payagan na hindi po ito maituro. Sabi nga nung tumawag sa atin, treason yan. Kataksilan yan. Tinan mo, gobyerno mismo, yung Korte Suprema, isipin mo. Yung wikang Pilipino pinapayagan na huwag ituro ng mga eskwela. Hindi ba nag-aral yung mga maestradong yan? Ha? Kaya nakita ninyo, hindi mga marunong mag-Tagalog yung iba, baluktot ang Tagalog, Pananagalog, hindi marunong gumamit ng tamang Pananagalog, mga kaibigan, dahil pinagmamalupitan yung sarili niyang wika, mga kaibigan. Di ba, walang kasing samang tao itong mga ito. Sipin mo, dapat huwag kayong pumayag. Unti-unti nang tinatanggal ang mga pagka-Pilipino ng isang mamamayan. Tinanggal na nga yung GMRC na para magkaroon ng mabuting mga susunod na henerasyon. Mga kaibigan, pati wikang Pilipino, mga kaibigan, mas dakila sa kanila yung English. Kaya nakita ninyo, pag yung sinabi mo sa English, ha, pwede, meron kang hindi pwede sabihin sa Tagalog. Halimbawa, yung vagina, pwede mo ba sabihin sa Tagalog yun? Sa English, tinatanggap natin. Kahit maestrado pa nakikinig. Di ba? Hoy, vagina. Di ba? Tatanggapin nila yan. Acceptable yan sa kanila. Tagalogin mo. Hindi pwede. Di ba? Hindi ba tayo nagiging malupit mo sa sarili nating wika? At hindi ba yan ay isang malaking kataksilan yan sa ating mga Pilipino? Mga kaibigan, kuha niya, pwede kayong ma-impeach dyan, di ba? Yung pagkaka-deklara nila na yan, kung ako yan, yung mga nagpo-protesta, papailan ko ng impeachment siya, mga yan. Betrayal of public trust. Di ba? Ewan ko kung may iba pa, may ibang kaso, pero ako nakikita ko, betrayal yan . Ha, mga kaibigan, sipin ninyo. Ngayon, dito naman sa pagtanggal ng Pilipino subject, ha? Yun daw mga akadem, pati itong Philippine literature, ha? National Artist ito for Literature. Ngayon chairman ng Commission on Culture and Arts,
Yung chairperson si Ginoong Virgilio Almario, tumututol sila doon sa desisyon ng Korte Suprema na tanggalin ang Pilipino. At saka yung panitikan, ha, subjects. Oh, mga kaibigan, tinanggal na sa kuleyo. Sabi nito si Almario, mga kaibigan, napaka-importante niyan. Ha, para sa mga Pilipino, yan ating lingwahe. Oh, pinapakita ng desisyong yan ang tahasang pagyurak sa kultura ng mga Pilipino, ang hindi pagbibigay ng pagkilala at pagpapahalaga sa sariling, di ba, sa sariling wika, mga disiplinang sumasalamin nito tulad ng wika at panitikan. O, bukod dito, pinagkakait din ng pamahalaan sa bawat kabataang Pilipino ang pagkakataong magkaroon ng isang holistikong tipo ng edukasyong maaring gamitin ang wika at panitikan upang magkaroon ng critical na enlalim pa ng mga talumpati nito eh. Simple lang yan. Mawawala ang identity mo. Tinatanggalan ka na ng identity mo bilang isang Pilipino. Ha? Mga kaibigan, wala ka na. Hindi na recognize ang sa sarili mong bayan, ang sarili mong wika. Saan ka nakakita niyan? Eh sa ibang bansa nga, kung ituro, lahat, lingwahe nila eh. Kahit anong subject, lingwahe nila ang ginagamit eh. Sa Japan, lahat doon. Lahat ng subject nila ro, lahat na ituro sa kanila, salitang Hapon. Kaya, hindi nawawala ang kanilang nasyonalismo. Eh, matatanggal na yan. Kung wala ka ng identity, may nasyonalismo ka pa ba? Ano pa yung pagmamalaki mo? Wala ka ng wika. Ha? Basura na tayo rito, mga kaibigan. Dahil lang gumagamit ng Pilipino na lang, ituturing ka ng basura. Kasi baliwala na yung wika mo eh. Ha? Kung di ka marunong ng English. Buti pa yung English. Yun ang ginagamit sa lahat ng subject, hindi ba? Sa eskwela. Oh, buti pa yun. Yung wikang English. Pero yung Pilipino, wala na. Eh, ba't di makakaso? Hindi ba pwedeng pa, gumawa kayo ng klaso. Dapat magsama-sama dito yung mga, dito ninyo ipakita yung tunay ninyong pagka-Pilipino, yung mga kumakasigaw, akala mo, mga Pilipino. Ha? Akala mo, naiintindihan ang pagka-Pilipino nila. O, dito kayo magpakita niyan. Magsama-sama kayo, magkaisa kayo. Huwag kayong pumayag na ganyan. At kung kinakailangan, kasuhan niya mga maestrado na yan, mapatanggal yan sa Korte Suprema, mga kaibigan. O, edi lalong baliwala na yung mga ibang dialect dito kung yung sarili natin na tayo lahat kahit anong dialect natin Tagalog pa rin ang ang wikang Pilipino talaga eh, di ba? Edi lalo na yung mga dialect na yan, wala nang kwenta yan. Sipin mo, Bisaya ka, Ilocano ka, Kapampang, baliwala na yan. Kasi wala ka ng identity. Di ba? Hinuubaran ka na ng identity. Nag-aaral ka pa lang, ha? Sipin mo yan. Eh, yan ang pinaka-critical, eh. Di ba sinasabi natin, ang pinaka-mahalaga, edukasyon. Kaya, ang reforma, para makalikha tayo ng mga mabubuting henerasyon, bumalik tayo sa basic na kuan, na edukasyon. Ha? Yun dati, ibalik natin lahat yan, mga good manners and right conduct,
kung paano itinuturo, sistema ng pagtuturo nun, ganun natin ituro. Para ang mga kabataan lumaking may nasyonalismo, hindi, dinidiscourage na na magkaroon ka ng nasyonalismo. Imposible kang maging mahalin ng bayan mo kung ang wika mo ay baliwala at hindi na kinikilala bilang isang importante o mahalagang subject sa eskwela. Oh, pati panitikan, wala na. Ha? Eh, dapat yung eskwela tanggalin mo, pero yung wika, hindi mo pwedeng matanggal sa tao yan. Kalahin mong ideklara ng Korte Suprema yan. Ha? Pumayag sila na tanggalin na yung mga subject na yan. Yung wikang Pilipino, tsaka yung panitikan. Oh. Eh dapat yan, mga kasuhan, mga kaibigan, para madalayang mga walang yana yan. Hindi kung ano-ano yung pinagtatalunan yung puro walang kwenta. Kay ganito, kay ganun. Ha? Kaya kung yun lang ang pag-aawayan nyo, namimili lang kayo ng paborito ninyong mga magnanakaw, wala kayo na itutulong sa lipunan, wala kayo na itutulong sa bansa. Ha? O, bueno.